What's up guys, Don Chivinci here. Gusto ko lang kayo bigyan ng update regarding sa condition ko. At the same time, gusto ko lang din magkwento kung ano ba yung mga nangyari nitong mga nakaraang buwan, especially after ng aking accident. So kung hindi nyo pa napapanood yung last vlog ko na kung saan parang nagkwento ko ng aking accident nitong March 18, na-involve po ako sa isang accident sa Libmanan, Bicol. Yung video ng accident ko, siguro kapag kaya ko na mag-edit, papakita ko sa inyo yung full video. And ikikwento ko sa inyo doon kung paano ba nangyari yung aksidente na yan. So pasensya na kung medyo maingay yung ating background. And kung hindi masyado malakas yung boses ko, pasensya na doon. Ganun pa man guys, it's been 2 months na ever since nang na-involve ako sa accident. Cause yun ng bone fractures. Ayan. Nagkaroon ako ng bone fracture dito sa aking clavicle. At the same time, nagkaroon din ako ng bone fracture dito sa aking forearm. Etong sa clavicle ko, kung tutusin, medyo nag-heal na siya. So, nagagalaw-galaw ko na siya. Ayan. May naramdaman pa rin ako na parang limited or parang may pumipigil sa may bandang clavicle ko. Pero, nakakapagbuhat-buhat na rin naman na ako ng mga, hindi naman ganun kabibigat, pero alam niyo yung mga parang isang balde na tubig, yan. Nabubuhat-buhat ko na siya, pero hindi ko siya pinipilit or hindi ko siya pinupush sa limit niya. Kumbaga, nagiging cautious pa rin ako na kapag sobrang bigat na isang bagay is hindi ko binubuhat. Ang aking forearm naman is sa totoo lang, ganito pa rin siya, hiwalay pa rin siya, hindi pa rin magkadikit yung buto. Nagagalaw-galaw ko naman yung daliri ko, pero hindi ko siya ma-close katulad nito. Ito hindi ko siya ma-close. Yeah. Kasi siya nangaba na lang aking kuko kasi nga hindi na sigaso. No? So, ayan. Nagagalaw-galaw ko siya. May slight pain. Kailangan talaga siyang i-surgery para maayos. And speaking of surgery, ngayon is March 19 and bukas is schedule ng aking surgery which is March 20. Hindi ko alam kung kailan ma-upload tong vlog na to, pero siguro kapag after ng surgery na lang, sa ako itong may edit. Yun nga, gusto ko lang ikwento sa inyo yung mga na-experience ko nitong nakaraang buwan, especially nung after ng aking accident. So, una niyan, na-accident nga ako ng March 18 sa Libmanan, Camsur, around 11:30 AM yata yun, ganyan, na nag-cause ng bone fractures sa aking katawan. And then, after na aksidente ko na yun, yung first week talaga yung isa sa pinaka-mahirap na part. Mahirap na part kasi bugbog yung katawan ko, masakit yung katawan ko, masakit yung mga buto-buto ko, kasukasuan ko, ganyan. Yung simpleng pagdaan lang sa lubak nung tinatransfer ako from Libmanan to Legazpi, talagang mangiyak-ngiyak ako sa sobrang sakit na na-feel ko nun. Tapos, nung nakabalik na ako dito sa bahay nila Casey, kung unang araw nang nandito ako kala Casey, grabe. Sobrang sama talaga ng pakiramdam ko nun. Yung tipong hindi ako maagalaw, hindi ako makakilos, hindi ako makatayo ng maayos. Kapapatulong pa ako kay Casey para lang matayo ako. Simpleng pagkain, hindi ko magawa. Sinusubuan ako ni Casey para lang makakain. Sa pagligo, pinapaliguan ako ni Casey. Sa pagdumi, ayan, tinutulungan ako ni Casey. So, talagang hindi ako makagalaw nung first week ng aking accident. Sinabayan pa yun ng chemotherapy ni Casey. So, habang inaalagaan niya ako, kakatapos niya lang ng chemo. And yung chemo na yun is nagkukos kay Casey ng panghihina. Tapos, kung ano-ano pang nararamdaman ni Casey, ganyan-ganyan. Wrong timing, kumbaga. Kasi nga, kaya ako umuwi ng Bicol, para alagaan si Casey since magkikimo siya. Yung second week naman, kahit papano, nakagalaw-galaw na ako, nakakilos-kilos na ako, ganyan. Tapos yung forearm ko, sobrang sakit, nakasemento pa ako that time. Pero itong clavicle ko, is unti-unti naman na siyang nag-heal. Na kahit papano, is nagagalaw-galaw ko na. Pero may limit pa rin, tas masakit pa rin that time. And then yung after yung second week na yun, is yun na rin yung time na nagpa-check up ako. And birth month ko pa nga yung ututusin. Pina-x-ray namin yung clavicle ko, pina-x-ray namin yung forearm ko, and yun nga, ang pangit ng resulta. I mean, ang pangit ng condition, magkahiwalay yung buto. Sa forearm ko, ganun din magkahiwalay. So, sabi sa amin ng doktor, pa-surgery talaga para mapaayos yung forearm ko specifically. Ang third week ng aking post-accident
eto na yung time na inasikaso naman namin yung bumangga sa akin para magkaroon na rin ng settlement, kumbaga. So, medyo hindi nang maganda yung nangyari kasi ang plano rin sana namin noon is iuwi yung motor ni Sir Cray na CB150X na nagagamit ko during that time. Kaso, hindi pala ganun kasimple yun. Na kapag bumunta ka doon, bigla mo na lang kukunin yung bike is hindi pala ganun yun. Parang may papanotaryo mo pa sa nagbigay ng notaryo, may hiningi pa sila ng documents, ganyan-ganyan. So parang ang nangyari lang that time is wala. Hindi namin nauwi yung ano, yung motor. At the same time, nakapag-come up kami ng settlement na sasagutin niya yung damages ng motor ng gamit ko. Pero yung para dito sa medicals ko is hindi pa namin napag-usapan during that time. Pero after 2 days ng nangyaring yun, bumalik ulit kami ng Libmanan para kunin na yung CB150X mula dun sa impounding station. Nakagawa na kami ng notaryo para mailabas yung motor. Tapos nakagawa na rin kami ng amicable settlement. After namin mauwi yung bike dito sa Kilakisi mula sa Libmanan to Albay, gordo na agad ako ng pyesa. In-order namin yung parts ng April, around April 14 yata yun, ganyan. Pero hanggang ngayon, 3 buwan na nakakalipas, is wala pa rin, hindi pa rin siya dumarating. Nakakahiya, especially sa napaghiraman ko, kasi instead na isosoli ko na lang. Pero ganun pa man, kahit paano, medyo nag-heal na rin naman yung bones ko nun during that time. Tapos yun nga, tinanggal ko na rin yung semento ng forearm ko, kaya ngayon naka-brace na lang siya. Last week ng April, nagpunta na ulit kami ng hospital. In-schedule na rin ako ang surgery. Sabi is May 20, which is yung kinabukasan na yun. And I hope maging successful kasi gusto ko talaga makapag-motor. Gusto ko na ulit bumalik sa dati. Gusto ko na magkilos-kilos, ganyan. Like ngayon na limited, na itong kaliwa lang nagagawa ko. Gagalaw ko, pero itong kanan halos walang function, kumbaga. Yung parts naman ng CB150X is sana dumating na rin. Gusto ko na rin mapaayos yung bike na yun. Sinihiyan na nga ako sa may owner. So, ayun. Yan lang yung mga naging experience ko itong mga nakarang buwan, especially itong pagpasok ng May. Wala. Puro pay na lang ginawa ko. And then, natutulungan ko na rin naman si Casey kahit pa paano. Kasi nga, nagagalaw ko lago ko na rin naman itong aking left clavicle or left arm. Nakakain na ako mag-isa. Tapos nakakaligo na rin ako mag-isa. Siguro, bigay na lang din ako ng konting realization regarding sa pangyayari na to. Na expect the unexpected talaga. Bago ako maaksidente is sobrang confident ako. Technically, kabisado ko yung lugar, kabisado ko yung lubak, kabisado ko yung mga dadaanan ko. Pero yung mga makakasabayan ko is sobrang unpredictable. Like yung cause ng accident ko is may nag-counterflow sa akin. So, hindi ko akalain na ma-accident ako that time. And yun nga, sa sobrang confident ko, hindi ko in-anticipate na may accident na mangyayari. Secondly, is yung magsuot ng riding gear. Ayan. Natatawa ako kasi yun nga, sa ilang beses kong pabalik-balik ng Bicol, halos hindi talaga ako nagsusuot ng riding gear kasi sobrang confident ko. Which is negligence ko yun, tutusin. Maglo-long ride ako is magsusuot na talaga ako ng riding gear. And then pangatlo is, I surrender myself ulit kay God. I'm not sure kung maintindihan niyo ako or kung religious kayo or what. Pero yun nga, ever since na na-aksidente ako, mas lalo akong napapalapit sa Diyos. Kasi I'm still thankful na binuhay niya ako. I'm still a sinful person. Marami pa rin akong pagkukulang, marami akong pagkakamali. Pero alam mo yun, hindi pong may awa ang Diyos. Kumbaga. And then lastly siguro, gusto ko na lang din magpasalamat. Magpasalamat sa mga taong nagpe-pray para sa ikabubuti ko, para sa healing namin dalawa ni Casey, sa mga bumisita sa amin, ayan, sila James, sila Sarah, sila Breezy, itong mga nakaraan na naggumawa sila ng event, sila YOLO, sila Effort Sir, si Ninong, Melvin, ayan, salamat sa pagbisita sa amin. And then sa Oregon Bitikeros para sa ginawang event, para kay Downshift Casey, sa Motor Glide Training Center para sa ginawang charity ride para kay Casey, kay Kuya Jobert,
para sa Rima for a Cause, kila Boss Mark na Raffle for a Cause. Sa parents si Casey na kahit nung mga nakaraang araw, nung mga nakaraang buwan, is inaasikaso ko tuwing pumunta-punta kami sa hospital and sa pag-asikaso ng bumangga sa akin. And syempre kay Casey, ayan, hindi ko kakayanin kung hindi ako tinutulungan ni Casey, kasi si Casey talaga yung nag-alaga sa akin nung na-aksidente ako. Sa tita ko rin pala, ayan, dumating din pala yung tita ko dito. Kaso 1 week lang siya, pero dun, bukas, siya naman ang babantay sa akin sa hospital. Baka isipin nyo, asan yung parents ko or what? So kung din linawin, yung parents ko is malayo dito, malayo sa Bicol. Nasa Cavite sila, tapos yung iba kong relatives is nasa Metro Manila. So hindi talaga sila agad-agad makakapunta dito nung time na na-aksidente ako. And ako rin mismo nagsasabi na wag nang pumunta. Kasi nga parang mapapagastos lang na babiyahe ng papunta dito, tapos ilang araw uuwi lang din, di ba? So ako, ano na lang, kapag okay na ako, kapag magaling na lang ako. So, yun. Yan lang naman ang gusto kong i-share sa inyo. Next update ko is after na ng surgery ko, siguro. So, yun lang guys. Ito ka na tatapusin ang vlog. Maraming salamat sa pag-note, sa pag-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. Pahintayin na lang ng update ko regarding sa condition ko. By the way, gusto ko na lang din pala i-flex. Bago ko tapusin ang vlog, flex ko na lang din ang aming DS Couple version 2 na t-shirt and riding jersey courtesy of Adriatico. And nag-post din ako sa page ko nung nakaraan in order na magkaroon din ako ng aking expenses para sa medical bills and hospital bills, since hindi nga makagawa ng vlog. Yung pinapromote ko yung aking merch, na kung naman yung kitain ng merch ko na yun, gagamitin ko para sa aking hospital and medical bills. And tapos ayun nga, ito rin Downshift Couple version 2. Sa mga interested, nandiyan sa description box yung link ng Adriatico Clothing. Yung pala, magpapasalamat na ako sa support ang bibigay niyo sa akin. So I guess dito ko na natapusin ang vlog. Maraming salamat sa pag-note, sa pag-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. Y'all know the drill, ride safe, peace out. Hindi pinakuko ko.